Yung pinakamaliit na guhit sa umpisa. Ayan. Ayan, ito na guys yan. Ayan. Itong lugar na to. Ayan. Umpisa na natin siya. Ang tawag dito ay 116 guys. Ayan. Tapos yung kasunod, pare-pares lang po ang lalaki niyan. Ayan. 316. Ayan. Yung kasunod, ayan. 516. Kasunod, ayan. Ayan, magandang araw guys. Una, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging nanonood ng aking mga ina-upload na mga video. Ganon din sa lahat ng mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At sa video pong ito, mayroon akong gustong isang bagay na ituro. Alam ko na ito ay napakahalaga, lalo na dun sa mga nais at gustong matuto ng paggawa ng sliding window. Mayroon akong hawak dito na ngayon na metro. Ayan, itong ginagamit kong metro sa lahat ng aking mga ginagawang pagsusukat, paging dun sa pagkakat ng mga aluminum at salamin. Ayan, napakahalaga guys na malaman natin paano ba yung gamitin yung itong metro. Ayan, lalo na kung mag-aassemble tayo ng sliding window, sliding door, o kaya yung awning yan. Kasi dun sa pag-aassemble ng sliding, meron dun na kasi, eto guys, karaniwang kasi nakikita ko sa mga manggagawa, dun sa mga carpenter, kung hindi ako nagkakamali, ang gamit nila ay centimeter, yan. Dito guys sa amin, sa paggawa namin ng sliding window, maging sa lahat ng ginagawa namin dito, ang gamit namin ay inches. Ayan. Kasi doon sa pag-aassemble ng sliding, mayroon doon na mga kailangan gamitan ng inches, lalo na yung mga allowance niya. Gaya halimbawa doon sa pagbabawas niya ng papaano magkat ng top rail at bottom rail. Ayan, kailangan natin yan. Halimbawa siya ay may traditional sliding window with open back. Ayan. Ang magiging bawas ng top rail at bottom rail natin dyan, babawasan muna natin siya doon sa total na sukat, babawasan muna natin siya ng 938 bago natin siya hatiin doon sa gitna. Yung magiging sukat noon, pagkahati natin, yun na yung top rail natin na ipang-assemble natin doon sa panel ng sliding. Kaya, ayan, yung 938 na yun, makukuha natin ito doon sa inches. Ayan, baka mayroong nagtatanong, Brad, bakit hindi centimeter ang kailangan gamitin? Ito po sa akin, kasi umpisa ako nang natuto nito, nakikita ko rin sa mga nauna sa akin na manggagawa, inches yung ginagamit namin. Ayan, mayroong mga bawas dyan, lalo pag gagawa ng sliding. 938, gaya ng sinabi ko kanina, mayroong 3.5 inches po yun. 3.5 inches, ayan. 258 sa pagbabawas naman niya ng interlocker sa kalak style. Ayan. Saan po ba natin, saan natin makikita yon yung sinasabi ko na yon, yung 258, 3.5, ayan. Dito po yun sa inches. Kaya ipapakita ko siya sa inyo kung paano namin ito nakukuha. Kasi guys, napakahalaga nito kung paano natin gamitin bago tayo mag-umpisa mag-assemble ng lalo pagka-sliding siya. Ayan, bago pa lang na manggagawa, unang-una kong pinag-aralan gawin, sliding window. Medyo masailan gawin kasi gaya ng sinabi ko kanina, mayroong mga bawas-bawas dyan na 578, 938. Sa susunod na video guys, bago ko asimbulin yon, yung part na yon, yung marami nagre-request dyan na magbuo ako ng sliding window. Magawa ako ng isang tutorial video na ang laman nun ay kung paano magbuo. At yun ang susunod natin dito guys, yun ang ating gagawin kung paano magbuo ng sliding window. Kasi marami ang nagre-request dyan. At siguro, syempre, gusto matuto. At napakagandang, napakaano naman nun, nakakatuwa naman kasi sa pamagitan natin, mayroong makakuha ng kunting kaalaman, kunting idea o gusto nga yung matututo. Kaya malaking bagay din ito at siyempre natutuwa din tayo na meron din tayong matulungan kahit na papaano. Kaya guys, ituturo ko sa inyo una muna yung ano ba yung mga tawag doon sa saan
ba nakukuha yung mga 116, 316, 14? Kasi sa centimeters, guys, mas mabilis siyang gamitin. Kasi ano lang yun eh, halimbawa 1.2, 1.3, 1.5, ganun lang siya. Pero dun sa inches, hindi siya ganun kadali. Kaya guys, sa video pong ito na aking ginawa, ituturo ko sa inyo kung paano siya makuha. Guys, samahan niyo ako at tuturo ko ito sa inyo. Ayun, ito na guys yung ating metro. Ayan. Ayan, pasensya na kayo. Medyo may luma-luma na itong aking ginagamit. Ayan, nababasa kasi siya ng ulan. Ayan. Ayan. Ito ang ginagamit kong metro. Ayan. Ayun guys, gaya nung sinabi ko kanina. Ayan. 40, pagdating niya ng 41. Ayan. Yan yung tinatawag nating 1 inch. Ayan, 1 inches. Simula 40 to 41, ayan. 1 inches. Ayan, hindi ko siya maumpisahan dun sa bandang dulo kasi medyo ano na. Medyo pangit na yung ano, yung metro. Ayan, dito na lang tayo. Pares din naman 'yon. Ayan, ayan. Umpisa tayo sa 40 to 41. Ayan, guys. Kung napapansin niyo tong ito maliliit na guhit na to. Ayan. Ito, ayan. 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 Yan ang ituturo ko sa inyo, guys. Ayan. Yan yung ating ginagamit. Kasi pagka itong centimeter lang, ito yung centimeter natin eh. Ito. Mabilis lang siya. Pero kung pag dito, meron kasi yung 116, 316, 516, 716. Ayan. Kaya ituturo ko sa inyo, guys, kung paano siya makuha. Yung sinasabi ko sa inyo na yun kanina. Ayan, gagawa tayo. Ayan. Umpisa tayo sa 1. Ayan. Ito na guys yung ating ayan. 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 Napaka-importante guys na malaman natin ito. Ayan. Kasi ito yung gayong lagi ko sinasabi. Ito yung kailangan natin sa pag-aluminum. Ayan. Ayan, iniisa-isa ko siya guys para mas mabilis nating matutunan. Ayan. Para lang po ito sa mga hindi na nakakaalam. Ayan. Ayan, tapos natin siya guys. Ayan, ito ayan. Ayan, ngayon guys, ito na yung ating metro. Ayan, pares lang din yan. Ayan. Kinuha ko lang siya dito para maisulat ko dito yung kung ano yung mga tawag dito sa maliliit na guhit na to. Ayan, umpisa natin guys. Dito muna tayo sa ayan, ito yung pinakamaliit na guhit sa umpisa. Ayan. Ayan, ito na guys yan. Ayan, itong lugar na to. Ayan, umpisa na natin siya. Ang tawag dito ay 116 guys. Ayan. Tapos yung kasunod, pare-pares lang po ang lalaki niyan. Ayan. 316. Ayan. Yung kasunod, ayan, 516. Kasunod, ayan, 716. Ayan. Ayan, pwede nyo pong i-screenshot tong ano na to, part na to, lalo na pag nakompleto natin siya, pagka, para hindi po kayo nalilito. Ayan. Ito naman, isang to, ito yung ating 916. Yan po yung pare-parehong guhit dito sa maliliit na part nitong metro na to. Ayan yung mga maliliit na yan. Ayan. Ito, 1116. Ito naman, 1316. Ay, sorry. Ayan. Ayan. Itong pinakahuli, guys, yan yung 1516. Ayan. Ayan, 1516, guys. Ayan. Medyo ano lang, yan, tapat-tapat naman yung ginawa ko dyan. Kaya makukuha din natin yan. Ayan. Tapos yung sumunod na guhit, ayan, dito pa rin tayo. Ayan, at dito na tayo sa pangalawang guhit. Natapos na tayo dito sa maliit. Dito na tayo sa pangalawa. Ayan, guys.
Ito naman, ang tawag naman dito ay 1/8. Ayan. 1/8. Ayan. Ayan, nawawala ang focus. Ayan, tapos ito, 1/4 naman to. Doon kasi sa CM, point lang doon eh. 0.1, 0.2, 0.3, 0.5. Kaya mabilis siya. Dito, hindi siya ganun kabilis. Ayan. Tapos itong isang to, ayan, 3/8. Tapos ito yung pinakanghati niya. Ito yung 1/2. Ayan. Itong kasunod, ayan. Ay, ito, sorry. Ito na tayo sa 5/8. Ayan, itong isa, 3/4. Tapos ito, ay 7/8. Ayan na. Ayan na guys, yung ating ginawang metro. Wala pong pinagkaiba yan dito sa... ayan, metro. Ginawa ko lang siyang 1 at saka 2. Ito, sa ating pinakikita ko sa inyo. Simula 40 to 41. Ayan. Ito, 1 to 2. Ayan, yan na yung pinakang ano niya. Ayan, tapat-tapat naman po yan. Pwede nyo yung i-screenshot o kung nalilito kayo. Ayan po ang tawag dyan. Kasi napakahalaga niyan. Gaya dun sa sinabi ko kanina, yung pagbabawas ng bottom rail. Ayan, malalaman yung susunod yun kung ano yung bottom rail na sinasabi ko. Ang pagbabawas ko dun ay... bago putulin siya sa gitna, atin sa gitna, babawasan ko muna siya ng 9/3/8. Ayan, pag mayroon siyang open box sa traditional sliding window. Kaya yung 9/3/8, dito na sa, ito yung 3/8 niya, yung sinasabi ko. Ayan. Bibilang tayo ng 1 to 9 inches hanggang dito, ito yung 3/8. Ayan, sa part na to. Ayan, guys. Kaya, yan sinagay ng sinasabi ko kanina, napakahalaga nito na malaman natin kung tayo ay gustong matuto sa... aluminum. Ayan. Kasi ang ginagamit talaga po namin dito ay inches. Hindi ko lang alam doon sa iba. Ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood. At kung mayroon po akong naitulong sa inyo, kung mayroon kayong natutunan doon sa aking ginawa, maraming salamat po. At huwag nyo naman din po kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Kaya maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Kung mayroon din po kayong nais sabihin o gusto nyong itanong about doon sa ating mga ginagawang vlog o mayroon kayong gustong malaman, pwede po kayong mag-comment dyan sa ibaba ng ating video. Meron naman po dyan. At lagi ko naman pong binabasa yan. Ayan, shout out po sa lahat ng nandyan na laging nanonood at nagko-comment dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng Diyos. God bless po.